Kamusta mga kamarka? Isa na namang video ang ihahatid ko sa inyo at ito ay tungkol dun sa update about Kiwi at dun sa mga naging itlog niya. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin sa previous video kung ano na ang lagay ni Kiwi, ano na nangyari dun sa mga itlog. So tara, samahan niyo ako. Ayan, ito na po si Kiwi after a week. Bumalik na po yung appetite niya. And yan, tingnan nyo. As you can see, mas malakas na siyang kumain compared dun sa dati. Kumakain siya before nung may sakit pa siya. Pero ngayon, mas magana na. Yan. Tingnan nyo mabuti. Tapos, kung mapapansin nyo, yan. Nagre-response na siya pag tinatawag ko, pag susubuan ko. Bumalik na yung dati niyang attitude. Tapos kung nakikita niyo yung left leg niya, na itatapak niya na. Tapos yan, malakas na siyang kumapit. Yan. Very thankful ako sa mga kamarka natin na nag-advise dyan kung ano ang dapat gawin. Yan. Dinagdagan ko yung veggies sa diet niya. Tapos vitamins. Yan yung mga kasamahan niya, sila Hana, sila Yuki, si Troy, tapos yan, yung mga lovebirds. Currently I have 2 pairs of lovebirds, yan, sila Nikki, sila Nugget, si Raven, si Olive, yan, yung mga pangalan nila. Yan, sila Hana, yan, sila Yuki, si Troy, yan yung nasa taas, yan yung mga pearl, Kakatil. Ayan sila Hana tsaka si Oba. Ay mga parakeet sa baba. Ay totally I have 8 pairs of parakeets so far. Ayan. And now sa mga itlog. Guys, unfortunately, sa mga balita, after 4 days of incubating to sa improvised incubator, namatay po yung dalawang fertile eggs. It really saddened me kasi I was really hoping na mabubuhay sila. Para pero as you can see guys, look at that. Wala na yung heartbeat. Kalungkot. Yun yung first egg. Ito yung second egg. Yan. Namatay po sila. So, natutunan ko dito, do not improvise. I mean, kung mag-i-improvise kayo, make sure na tama yung temperature. Nasa 37.6 or 37.8. May thermoregulator yung gagawin yung incubator. May tamang init. Invest kayo guys. Mag-invest kayo sa totoong incubator. So that is what I'm going to do. Bibili ako sa Lazada, sa Shopee. Meron namang mga available. At para na rin ma-prevent natin yung ganitong pangyayari in case of emergency na hindi limliman ng birds natin yung itlog. Pwede naman mag-improvise sa styrofoam. Basta may thermoregulator katulad nito para tama yung init na mapoprovide dun sa mga itlog. So yun guys, yun yung natutunan ko dito. So hanggang dito na lang po mga kamarka. Sana po may natutunan kayo sa video na to. At sa mga susunod na videos po, share ko sa inyo kung ano man po yung mga matutunan ko. Kung paano paluguin tong munting ibunan as a newbie. At kung may mga comments po kayo, katanungan, bibigyan ko po ng oras na masagot kayo.
maibigay sa inyo yung mga karampatan sagot. I'll also do some research para appropriate po yung mga maibigay kong advice sa mga tanong ninyo. At kung nagustuhan nyo po tong video na to, paki-like na lang po. Subscribe na rin po sa mga bagong manonood. At paki-share na rin po para matulungan nyo mapalago ang munting channel kong ito. Thank you guys. Bye.